Okay guys, today is July, February, March, April 1. Today is Friday, but here in the Philippines is 12:23 a.m. Okay, so kanina di ba gumawa tayo ng video about kung ano yung mga gusto nating bilihin. Unfortunately, hindi ko siya nabili. But let's still review it. Tingnan natin kung ano nangyari dun sa mga pinili natin. Okay, let's go first here to CEG. Okay, Constellation Energy. Okay, nag-negative siya. As of 12:23 right now, negative siya. And then yung candle niya, itong ano to, ano, bearish combo to. Wait. Ano ba tawag natin dito? Yan, opposite to ng ano, piercing line. Yan, opposite ng piercing line yan. Ayusin nga natin. Dark cloud rising. And so it is bound to go down tomorrow. So yun, buti hindi tayo nakabili niyan. But still it is in the uptrend, so okay pa rin naman. Okay, so next, ENPH, Enphase Energy. Ano nangyari? Spinning top. So basically, nag-grow siya ng 2.34%. So okay, sana kung nakabili tayo, but hindi. It's okay, learn from it. At least malalaman natin kung yung ating mga charting nakatulong. EXC, Excellent Corporation. Whoa! Breakout. Dire-diretso na siya. Okay? Di ba lesson natin dito? Gagawa ko ng video, no? na about yung mga emotions na kailangan natin iwasan. Then yung fear, greed, regrets, disappointments, discouragement. So yun, I think 6 yun eh. So I'll just make a quick video about that. My emotions that I hope, yun sa pa hope. Okay, so iwasan natin. Again, hope. Type ko na nga dito. Para sa mga nakanood pa na itong video na to. Okay. Emotions. That we need to avoid as a professional trader. One, hope. Two, greed. Three, fear. Four, regrets. Five, disappointments. Six, despair. Okay, so we can create a video about this, but as of now, ito, be as a professional, hindi tayo masyado driven by emotions. We see it as it is, then we move on. Alright, okay, QS. Quantum Scape. Okay, negative siya. Next, XLE. XLE. Okay.
umakit siya ng 52.52% PXD. -0.47. And ito, mataas yung selling pressure. And walang volume. So, okay. It could go down. Actually, it went down. Okay, so TRGP. Target resources. Okay. Bukas siya nag-breakout dito sa kanyang channel. However, the volume is so weak. Di ba naman sabi natin pag ganyan? If there's a breakout, and no volume, or less than the H volume, there is an anomaly. Okay? Okay, next. So, umangat nga siya. Okay, then lastly, GLNG. Golar. Wow, umangat siya ng 0.77%. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sa 9 stocks na pinili natin, ang tama tayo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 out of 9. Not bad. Okay. So, ayun na muna yung first part. Then the second part, we'll start looking for stocks under sa listahan ni Tito Warren. Okay, using our, syempre, GoTrade. Again, di pa tayo sponsored by GoTrade, but yan ang ginagamit natin and trading view. Alright. See you on the part 2. Same video, just part 2. Okay? Bye. Alright. Try natin i-record yung ating GoTrade. So, as of now, guys, itong mga stocks ko na tan, it is 0.16% down. SEDG or Solar Edge, 1.46% up. FSLR, 2.26% up. Camden Property Trust or CPT, 0.13% down. Now, sabi ko kanina, we will try to look for other stocks. Natingin tayo dito sa stocks ni Tito Warren. But before that, tignan muna natin itong ibang mga top movers. CG, 6.96%. EPAM, 4.72%. Duolingo, 4.29%. Okay, sabihin ko lang yung mga medyo kilala ko, ha. User. Ito yata yung user testing, eh. Na marami mga videos about that kung gusto niyo ng mga side hustles. Ayan, 2.97%. Hood, I think this is Robin Hood. Down siya ng 6.66% as of now. AMD, mga software yata yan. Future. So, yan. Now, ang tingnan natin sa news. OPEC sticks to modest output hike as US considers unprecedented release of reserves. Okay, according to CNBC, Walgreens beats earnings expectations after Omicron
fueled demand for test and boosters lifted sales. Okay, how Google and Amazon bankrolled a grassroots activist group of small business owners to lobby against big tech oversight. So down yung Google ng 1.05% as of now. Okay, so kung meron kayong, siguro gagawa tayong next video, meron tayong mga news, no? Pero right now, let's just focus on charting. Ito, pinakita ko lang sa inyo kung ano meron dito sa GoTrade. Okay, now we will click itong Warren Buffett. Ayan. Warren Buffett is one of the most successful investors of all time. Buffett runs Berkshire Hathaway, which owns more than 60 companies. According to Forbes, he's worth over $100 billion. The following includes Berkshire Hathaway and its holdings as of March 31, 2021. Alright, so ito yung mga stocks niya. Apple, Bank of America, Coke. So, gagawin natin, iisa-isa natin, chart natin yan. And then, kung ano yung nakita natin na medyo maganda yung tinatakbo, meaning above EMA 50, medyo uptrend siya, maganda yung kanyang momentum, then we can consider of buying such stocks. Okay, again, GoTrade lang ang gamit natin, di lang it gives us opportunity to buy a fraction of a share. Kaya ngayon, ang portfolio ko lang, ano lang, disclosure guys, $200 lang. And my goal is to make this 2,000 in 3 months. So, hindi ko alam kung kaya kong gawin. But that's the direction that I want to take. Okay, susulat ko guys, kasi baka makalimutan natin na sinabi natin na yan ang gagawin natin. 2,000 in 3 months. Doable? I do not know. Willingness? That I do know. So, with the setups that we have, with the edge that we have, let's see if we can do it. And then later on, we can review it kung na-reach natin siya, ano ginawa nating iba. At pag natalo tayo, bakit hindi natin na-reach yung goal natin. So, this will be a great study, and I hope you can learn from this experiment. Okay, so again, goal natin talaga dito is to promote discipline, consistency, focus, sacrifice. So let's go. All right. So let's start with BRK or Berkshire Hathaway, BRKB. Okay, piercing line pero hindi nagtuloy, negative pa siya. So good, BRKB, let me write that down, BRKB. Okay, Apple. Okay, above EMA 20. Grabe, hindi tayo nakabili dito. Oh my. So again, no regrets. So should have bought here. Lesson learned. Sa pinag-breakout, walang volume, pero yung momentum. Guys, pakita ko sa inyo. Virgil na kaya. Ayan, may breakout siya dito. At nakabuka ang kanyang MACD line. Ay, ibang kulay yan. Gawin natin. So, and dapat I should have bought here. Okay.
Pero again, di ba, ayaw natin bumall hubs. Ball hubs meaning humabol. Kasi nasa taas na siya. But, tingnan natin yung ano niya, sa range niya. Okay. Let's draw a support and resistance. Tingnan natin. Area of resistance. Wait lang guys ha. Ganito natin siya tignan. So, nag-double bottom siya. Bottom here. Okay. Bottom here. There's another bottom here. Ang next natin pwede abangan dito. Kasi nag-form na siya ng W eh. Double bottom. 1, 2. Okay, so pwede yung mag-breakout na ganyan. Ngayon, itong neckline niya. Ito yung kanyang neckline. Ngayon, so na-break niya na, no, yung neckline. Pero, nauntog siya dito sa resistance, bumaba. Eh, ang kanyang volume is in the red. So, medyo mahina siya. Hindi niya kinayang mag-breakout dito ng todo. So, let's see what will happen. Pwede mangyari dyan, pumama siya dito, then for it to go up again. Pwede siyang pumanya. Ito yung susunod natin, breakout area. Okay, so abangers tayo. Hindi tayo nakabili dito sa area na to eh. So, but it's okay. No regrets, remember? Wait. Okay, no regrets. So, we could have bought here. Let's break out niya. But it's okay. Okay, next. BAC. Okay na ba mga bangko ngayon? MA50, where are you? Pass below MA50. So, sino kanina? Apple. Abangan natin yan. Apple. VPN. AXP. Okay. So, it is above MA15 and MA10. Nagpo-form siya ng triangle dyan. So, gawin natin ang ano, box. So, yun yung babantayan natin na pwede siya mag-break out. Okay, so observe. Kung nag-break out, dun tayo bibili. Okay, AXP. Coca-Cola, knockout. There you go. Wow, ganda. Well, what are we seeing here? So, we can see a resistance here. Okay.
been a support here. Wait. So again, we could either buy on breakout or on resistance. So ano lang natin, take note of it. KHC Kraft Heinz. Okay, above 10. Pero may hinahin MACD niya and no volume. Anong pwede natin asahan dito? Pwede siyang parang i-perform siya ng ano dito, cup and handle eh. Diba? Is it just me? Or is it me? Okay. So, let's observe. Okay. So, next. MCO. Moody's Corporation. Just broke out from EMA 50. But the candles are weak. So tingnan natin. Observe. Verizon. Okay, below EMA 50, pass. USB. Pass. DVA. Mm-hmm. Parang dalawa siyang kapo. Wink. Parang dalawa, parang boobies. Nah. Sige, pet na lang. Diba? Ayan. At yung kanyang support area. Yung kanyang resistance area. So, we are in the ranging zone. So, nangyari dito, hindi niya na-break out. Nuntog. So, it went down again. So, next buy na natin again dito sa 108. So, dito tayo mag-buy. Buy zone. Okay, so pass muna tayo dyan. Ano ba yan? DVA. Range. So guys, yun, kailangan ma-identify natin kung range ba siya, uptrend, downtrend. Kasi iba-iba diskarte sa mga ganyan. And then, kung napapansin nyo, may nakikita rin tayo yung mga what you call that? Yung mga chart pattern kagaya ng double bottom, cup and handle, CHTR. Okay, pass because it is below EMA 50. BK. Kaya ako Burger King eh. BNY Melon. Pass.
GM. Si Tito Warren, okay na siya magbibili dyan. Mahaba yung kanyang ano, forecast dito eh. Eh tayo, bilang trader, we want to make money now. Kahit pa unti-unti. VRSN. VeriSign. Yun. Parang maganda to ha. Aha. Nag-cross yung EMA 10 at ating EMA 50. Oh, nung nag-cross siya dito, dumire-diretso siya. May volume. Ito, walang volume. Pero yung MACD natin, pataas. So, pwede. Okay, let me write that down. Okay, next. ABBV. ABV. Wow. Wala na, hindi na tayo bubola hubs dyan. Dire-diretso, ang ganda. I think this is 30 degrees. Slow pa ganyan, ano yan, maganda yan. Yun lang. Kailangan magkaroon lang tayo ng opportunity gaya na ito. Bumaba siya dito sa dito sa EMA 50. Diyan tayo bibili. Okay, very nice ha. Congratulations Abby sa mga nakabili niyan ha. Yung mga position traders dyan. Sige lang. Sige lang, sige lang. Itaas ang kilay. CVX. Chevron. Okay, lumabas. Medyo consolidating siya dito. So, then MACD niya pababa. So, pass muna tayo dyan. Guys, again, yung MACD, indicator natin siya. For momentum. Okay, pagpa-wide siya, ibig sabihin nun, malakas. Pagpapikit, mahina. Okay, ito, nag-breakout siya. As expected, breakout, kaso, nag-retrace. So, ngayon, ito, pwede na ba tayo bumili dito? Can we? Can we? Could we? Mumukha ano to, no? Ano ba nakikita niyo? Pareho ba tayo nakikita? Shoulder. Head. Shoulder. So, alam natin, di ba? Pag head and shoulder, direction yan, pababa. So, pass muna tayo dyan. So, ganyan guys, no, marami tayong titignan na magkaroon sila ng confluence. Kasi, pag nagkokontrahan sila, eh, hindi tayo bibili dyan. Gusto ko at least tatlo. Halimbawa sa trend line niya, sa candlestick niya, sa chart pattern, sa support and resistance, sa kanyang indicator, like in our case, yung volume and itong ating MACD. Pag maganda sinasabi nila, okay yun. Pag hindi, eh, pass muna tayo, observe lang muna. Closure. Ito, consolidating. Oh. Consolidating at the high. So, ito, maganda to. Maganda bumodega dito. So, ano. Mukhang symmetrical triangle to. Ah. So, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Sige, consider natin. I'll write that down. Closure.
Yeah, ito maganda sa US market, guys. Eh. Ang daming ano, eh, possibilities. Eh. Kaya tayo nag-i-explore dito. Neckline. Okay, ito guys, meron dito naganap na ano, double bottom. Double bottom. Okay. Tapos, clone natin. So, nag-breakout siya dito. Tapos, nag-retrace. So, yan. Pwede tayo bumalik. Pwede tayo bumalik dito. Ha? However, volume niya mahina. And, MACD niya medyo kumurba. Pero, mukhang pwede. Mukhang pwede naman. Ito mo, ha? Amazon, magkano? $3,300 per share. Kaya ba natin bumili niyan? But, buti na lang, mayroong mga fractional trades na pwede tayo bumili. So, goods yun. Okay, so, ito na muna ang part 3. Then, let's go to the next stocks. Pause muna tayo, ha? Okay guys, marami na tayong nilagpasan, no? Kasi to save us some time. So, nilagpasan na natin yung iba kasi it's either below EMA 50 or nasa resistance area sila. Gaya na itong Siri, which is Sirius XM Holdings, tumama na siya dito sa kanyang resistance. Oh. Gaya na ito, oh, akala natin, oh, nag-breakout. Pero, oh, sabi din natin, oy, yung ano niya, MACD niya, bukang-buka. Ang lakas ng momentum. But the volume, oh, below average. So, end up, ito yung mga nakachamba lang to nung bumili dito. Nakachamba. Tapos nagbentahan na. Nagbuhusan na dito. Okay. Kaya, nga, di ba sabi natin, pag walang volume, nag-breakout, there is a, pakitype lang kung ano yung sinabi natin. Type sa comment section kung ano yung sinabi ko. Okay? Okay, next. Siri. BIIB. Biogen. Downtrend about 2. Uy, parang maganda to, ah. Mm-hmm. Okay. Below EMA, ano siya? EMA 50. Pero above 10. Tapos yung candle niya, bullish harami. So, tapos MACD niya, paangat. So, kung aggressive ka, pwede natin bilhin yan. Okay, but if hindi ka masyado aggressive, hindi natin mo nalang mag-breakout dyan sa EMA 50. Okay. So, tignan na natin ito sa weekly. So, weekly chart, nasa ilalim siya ng EMA 10. And below. So, ito guys, makakaano ng ating confidence din. Yung MACD niya pababa. Pero tignan dito, oops, parang pumapormang pataas. So, ano tingin niyo? Ayaw niyo tignan? Well, ako, titignan ko ito mamaya. Okay? Review natin niya mamaya.
kay J&J. So guys, kaya sana sinusulat yung mga to, no? Ako sinusulat ko siya eh. Tapos, siri-secondin ko siya. Ayun, pag okay, okay. Okay, eto, yan, nasa kitang-kita na natin, na. Ayan ako, kitang-kita, kopya, nauntog sa resistance. Okay, antayin natin mag-breakout. Kinda all year high siya. All year high ba siya? Oo. So weekly. All time high. Ito yung mga inaabangan ng mga momentum traders talaga. Pagsabog dyan, oh. Pag-breakout. Tingnan natin. Drawing ka pa ng candle, ng ano dyan, triangle. No volume, MACD diretso pataas. Wait and see. Okay, sino pa? PG, Procter & Gamble. About to, pero bearish. MACD, malakas. I think PNG will go down. Okay, next. Cadbury, MDLZ. Mondelez International. Okay. Oh, maganda yung candle niya, pero MACD, okay. Asa below EMA 50. Yeah. Wells Fargo. Pass. Voo. Vanguard S&P. Not now. Pababa yung candle eh. Nag-gap up, tapos baka i-feel niya itong gap na ito. Pagka-feel niya, pwede tayong mag-bounce up. Tingnan sa weekly. Marabi. Ano to? Opportunity to buy, oh? Bullish engulfing, oh, mga pwede, ah. Kaya lang nga yung candle niya dito. Inverted hammer. Ano yan? Bearish. However, yung kanyang MACD, mukhang pangat. But no volume, so we'll test daily. Pwede, pwede. Guys, pasensya na kayo. Kung naantok na ako. Dahil it's 2 a.m. here in the Philippines. Okay, mukhang pwede naman eh. Okay, resistance eh. So, try natin bumaba siya dito. Then, from here, dito tayo bibili. Okay? So, ayan muna natin si MACD niya. Wells, Boo, SPY.
Okay, guys, kasi ito pa, nakakabili tayo ng mga ano, ETFs dito. Parang pareho silang itsura. Are you serious? UPS. Break, false breakout, baba. So, well, kind of weak. Allegheny. Mababasa ko doon. Allegheny. Grabe naman sa ano to. Sa gap up. Ang laya. Hindi ka nang sukatin, ha? Kasi baka mang... We should protect our emotions, guys. Okay. Lastly, Nubank. New holdings. Kinda lame candle. So, pass muna tayo dyan. Okay, so guys, I hope this video helped you. Kung meron kayong mga request ng mga stocks na gustong i-chart, just write it in the comment section. And again, for my 40 subscribers, stay strong, guys. Ano na lang, bonus na lang pag madagdagan tayo. But we are here to learn, to be consistent, and to make money by trading. Alright? Alright. Just LSS. You can like, share, or subscribe. Kung gusto yung tatlong yun, much better. So, alright guys, thank you so much. Have a wonderful week. And may the profit be with you. Bye.